Hi guys! Welcome back sa aking channel. So today's video is isi-share ko sa inyo kung paano nyo susolusyonan yung mga mabahong paa tapos namamawis pa siya. Sawa na ba kayo, Ma'am Shee, na maamoy yung mga medyas ng inyong mga anak, ng inyong mga asawa, na pagtanggal nila ng medyas is medyo maasim siya na mabantot. Tapos pag maglalaba kayo, syempre hawakan nyo yung stinky siya, diba? So ako, naranasan ko na rin yun sa aking husband na dahil nga matagal siya sa trabaho, lagi siyang overtime. Syempre yung kanyang paa is nakakulob lang dun sa sapatos niya, tsaka nakamedyas pa siya ng makapal. So hindi nila maiiwasan yon na magkaroon ng pamamawis dun sa kanilang mga paa. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ko siya nasolusyonan ng napakamurang halaga lang. Tapos, yung mga ingredients pa niya is makikita nyo lang dyan sa palengke, sa labas ng tindahan ninyo. So, without further ado, kung gusto nyo malaman kung paano ko siya sinolusyonan yung mga mababaho at maaasim na paa, just keep on watching, mga mamshi. Very helpful ito. Pero wait, mga mamshi, bago tayo mag-proceed sa ating video, please like this video, and kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel or hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel, tapos click mo na rin yung bell button dyan para every time na mag-upload ako ng videos na mga DIYs, makeups, vlogs, is manonotify kayo. Okay, so without further ado, let's get started. Yung mga kakailanganin nating ingredients para doon sa gagawin natin solusyon sa mga mabaho at saka namamawis na paa. So una, ito yung gawgaw. Mabibili mo lang to ng 7 pesos sa tindahan. So ayan yung itsura niya. Liwayway gawgaw. So okay na yan. Pangalawa, ito ay yung Lipton, yung tsaa. So ito yung itsura niya sa loob. Ganito yung usually na ginagamit sa pagtsaa. May TV, kaya wag nyo na pansinin, Ma'am Shee. Tapos itong tawas, ito yung tawas. So ito 10 pesos lang yata to or 12 pesos ang isa. Ito, I think 5 pesos ang isa, ito naman 7 pesos ang isa. So ito lang yung tatlo yung gagamitin natin, and then yung maligamgam na tubig, yung kaya lang ng paa ninyo, ha, maligamgam lang na tubig. Okay na, ito na yung mga Ma'am Shee, ito yung mga gagamitin natin, ha, hinanda ko na, bababa ko na lang kayo. So kailangan natin ng maliit na planggana. Okay, maliit na planggana, and then yung maligamgam nyo na tubig. So isasali nyo lang siya dito. Dapat, warning nga, Ma'am Shee, kailangan yung kaya lang ng paa. Lalo na kung bata. Okay. Okay, Ma'am Shee, for example, nakikita nyo yan, di ba, umuusok siya. Ilalagay nyo na yung tsaa para mababad na siya dun sa tubig. Lagay nyo na yung tsaa. Ayan. Para mababad na siya dun sa tubig. And then, ilagay nyo na, Ma'am Shee, yung maglagay tayo ng isang kutsaritang gawgaw. Isang kutsaritang gawgaw. And then, kalahating kutsarita hanggang isang kutsaritang tawas. So, ito. Okay na siya. And then, haluin nyo lang siya, Ma'am Shee. Haluin nyo lang siya ng haluin. Hanggang sa magiging ganito yung kulay niya. So, don't worry. Ganyan talaga yung kulay niya, Ma'am Shee. Ngayon, mainit pa siya. Hindi siya... Dito nga kayo. So, mainit-init pa siya, Ma'am Shee. Warning ng very, very strong. Hindi light. Lalo na kapag bata yung may problema sa paa. Tatansyahin nyo yung init. Kasi, syempre, baka masaktan sila. So kapag halimbawa na pasobra yung init ng tubig ninyo, is dadagdagan nyo siya ng malamig na tubig para hindi masasaktan yung paa nila. Okay, so ito, kaya mo ba to? Feeling ko hindi niya kaya kasi ako nga naiinitan. So dadagdagan ko siya ng tubig. So kuha lang ako. So dadagdagan ko siya ng tubig, mga Ma'am Shee. Yan, yung kaya niya, maligamgam. Ano naman?
May ingat. Para yan talaga. Ay, yan yan. Yan, tabi ka dyan, hindi yan food. So, ayan ang mga mamsi, ganito na yung tsura niya. Tapos, ilulubog nyo lang yung kahit inyong mga pa. Yan, tabi ka dyan, hindi yan. May basahan ka, baka ano. Ito. May net. Hawak mo yan. De, so, ilulubog natin yung mga, ako na kukuha ko. Ilulubog natin yung paa nung ating pasyente. Dahan-dahan lang. So, ilulubog nyo lang yung paa. So, pakunti-kunti nyo ilulubog yan. Kunti-kunti. Ano yun? Para saan yan? Para sa ano? So, mga 30 minutes nyo siyang ilulubog yung paa, ma'am. Hala? Nasanay na pala ako. So, ang kagandahan yan, ma'am, si dahil maligamgam nga yung tubig na ginawa natin, or maligamgam yung tubig na inilagay nyo dun sa paa or sa solution, yung kagandahan dun, dahil mainit yung tubig na ginamit, hindi sila mapapasma or hindi lalong mamamawis yung kanilang mga paa. Yung pakiramdam, anak? Yung una, sobrang mainit. Eh, ngayon, ano, hindi na kasi nasanay na ako sa init dun. Oh, ano? Anong pakiramdam? Ano sabi mo kanina? Masarap? Ha? Masarap yung pakiramdam, no? Masarap sa feeling. So, maganda siya, ma'am, she, kasi nakaka-relax pa siya ng paa. Lalo na kapag oldies na yung, ano, yung gagawa nyo niyan. Kasi yung aroma nung tsaa is napupunta dun sa paa. So, umakit siya sa body. Mami, yan. Ano yung mga effect? Ano daw yung effect nun? Kasi nga dahil medyo masyoho ang, ang mga paa, tapos namamawis pa kasi gawa ng basketball, ganyan. So, nakakatanggal siya ng pagpapawis ng paa. At the same time, mga mamshi, yung ano nyo, kapag halimbawa medyo matanda na or sa ating mga maedad na yung gagamit, maganda siya kasi dahil meron siyang tsaa nga, yung aroma ng tsaa pumupunta sa ating katawan, and then nakaka-relax din. Kasi nag-research kasi ako na yung chai ice, nakaka-relax din siya. So ito, yung ginawa natin para nga sa mga solusyon ng mga pawis. Kasi yung tawas naman, nakakatanggal ng pawis. Yung gaw-gaw naman, ginagamit din siya para tanggal naman yung amoy, and then yung chai ice para sa aroma, para makapag-relax naman siya. And then yung mainit na water or yung maligamgam na tubig, is nakaka-relax din siya ng paa, hindi ka pa mapapasma. So, ayun yung mga benefits niya. Gagawin nyo siya, ma'am, she, sa 3 times a week, sunod-sunod, ano, ng consecutive weeks. Yan, medyo mainit. Ang init. So, 3 times a week nyo siyang gagawin para matanggal talaga yung pamamawis at saka yung mabaho nilang, mga bad smell nila sa paa nila. So, 30 minutes nyo, 20 to 30 minutes nyo siyang ibababad, and then good to go na kayo. Okay na yon. Masarap talaga sa pakiramdam. Parang nakaka-massage, parang nakaka-relax sa mga muscle-muscle yung, ng paa yung, ano, yung maligamgam na water. So, ayan. Ibig sabihin mo, dito na muna ako kain. O, dyan ka muna. Opo. Dyan ka muna. Masarap na. Nakaka-relax, no? Nakaka-relax yan, ma'am she. Yay! So, pwede. Ikaw, Prince, gusto mo rin dito? Foot relaxation. Foot relaxation. Tama, tama. Maganda siya. Okay na. Sige na, tanggalin mo na. Tapos ipatong mo dun. Yan. Very good. Ano? Kumusta, sir? Pakiramdam niya, sir? Great. Awi ho, Prince. Kasi Prince naman daw. Wala nang amoy, ma'am. Kahit na, dyan kayo tumira. Walang amoy. Ano, may amoy, Prince? Oh, wala. Atong daw. Sige, go. Dekay na ako, ah. Lubog mo na. Go. Yan. Sabi, kain na. Lapit ka. Sige, kumain ka na. Ano, pakiramdam? Masarap. Masarap. Diyan ka muna, kakain muna kami. Bye-bye. Yan ang mga mamshi. So, ako naman, turn ko naman na magano ng aking fit. Ayaw na nilang magsialis kasi nga masarap nga siya, ma'am she. Masarap nga siya sa pakiramdam. Nakaka-relax. Parang tinatanggal niya yung mga sakit-sakit ng ano mo, ng paa mo. Tapos nararamdaman sa paa mo, may mga masasakit ka, ganyan. Natatanggal niya, nare-relax niya. So, lalo na pag ano, ako gustong-gusto ko yung mainit talaga siya. Pero hindi naman as in nakakapaso, ah.
Gusto ko yung mainit talaga siya kasi parang ah, parang tinatanggal yung mga ano, parang minamassage yung ano mo, yung paa mo. Yun, kaya gustong-gusto ko tong gawin. Pero warning sa mga bata, ah, hindi pwede yung bonggang-bonggang init kasi nga masasaktan yung paa nila. So gusto niyo yung paso naman ng ano, nawala nga yung tanggal ng ano, nawala nga yung tanggal ng inyong tawag yan, baho ng inyong mga paa, pero napalitan naman siya ng lapnos. Meron akong ano, meron akong singaw, ma'am, siya. Kaya relax, relax, sarap. Kung nagsasawa na kayo makaamoy ng mga mababahong paa, ma'am, siya, eto na yung solusyon ninyo. Ayan na mga ma'am, siya, tapos na yung isishare ko sa inyo na, shinare ko na sa inyo pala, shinare ko na sa inyo yung alam ko na pang tanggal ng baho sa paa or yung mga pamamawis ng paa. And sana itry nyo rin sa bahay ninyo. Napakamurang halaga lang, 7 pesos, 4 pesos, 10 pesos, and then tubig na maligam-gam lang yung solusyon. Dun sa inyong mga mababaong paa, hindi nyo na kailangang bumili pa ng mga pulbos na sobrang mamahal, tapos hindi naman siya effective. So ito, 3 times in a week nyo lang siyang gagawin, and then siguradong tanggal na yung amoy ng inyong mga paa, pati pamamawis ng inyong mga paa. And thank you so much for watching, Ma'am Shee, and sana na gustuhan ninyo, and sana may natutunan kayo sa video na ito. Ini-encourage ko kayo na sana i-try nyo siya sa inyong bahay, and please, kung na-try nyo na, please comment sa please comment sa comment box or sa comment section. And kung ano yung feedback sa inyo nung ano, kung ano yung masasabi niyo or anong naging effect sa inyo nung ginawa kong solusyon sa mabahong paa. Okay, thank you so much for watching ulit mga ma'am Shee, and don't forget to like and subscribe again sa akin channel, and see you on my next video. Bye. Mwah, mwah, chup, chup. Good night.